Okay, good morning po. Ang topic natin ngayon, medyo controversial to, di ba? Marami nang tatanong sa akin eh. Meron kasi mga lumalabas sa internet. Pwede bang uminom ng tubig bago kumain, habang kumakain, at pagkatapos kumain? Di ba? Minsan may naglalabas na bawal daw uminom ng tubig, dapat daw pagkain lang. Ngayon, ililinaw natin ha. Ang short answer is, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede uminom ng tubig bago kumain. Actually, maganda nga bago kumain eh. Pagkatapos kumain, pwede rin uminom ng maraming tubig. Habang kumakain, yung tamang dami lang ng tubig. Okay? Ayaw mo kasi mabusog at mabloat masyado. Anyway, explain ko ng mas maigi. Ito, Doc Lisa. Drinking water after meals, good or bad? Yan. Or with meals. Iba yun eh. Actually, ang short answer, kailangan mo din talaga may tubig habang kumakain. Bakit? Eh kung kumain ka ng sabaw, o di ba? Sabaw, tubig din naman yun ha. Kumain ka ng pakwan, 92% water. Tsaka pag hindi ka uminom ng konting tubig, ang dami na bubulunan. Naku, baka ma-choke tayo. Ah. Sa akin, ilang beses na nangyari. Tuyong-tuyo lalamunan mo, kakain ka ng malagkit, bibingka, sapin-sapin, di ba? Pag nagbara yan dito, mag-choke ka, hindi siya bababa. Pag hindi bumaba, hindi ka makakahinga. Delikado yon. Kailangan mo pa ng Heimlich maneuver na ginaganon, tinatapik pa sa likod. Kaya ako, lalo na kung madidikit yung kinakain mo, kailangan iinom ka konting tubig, mabasa mo na dito, at bago ka kakain ng solid, ngunguyain maigi. Ha? Madalas mangyari yon. Yung nag-choke, kala mo mamatay ka eh. Okay? So ito. Ano muna nangyayari? Pag kumakain tayo. Yan. So ito yung process. Pakita natin, Doc Lisa. So pag kumain tayo ng pagkain, merong digestive enzymes yung laway natin. Diba? Yan ang trabaho ng, diba, pag ngumunguya ka ng karne, syempre naglalaway para matunaw, ma-breakdown yung pagkain. Kung sobrang tuyo, sobrang dry, ay hindi mo mangunguya yan, di ba? Baba, di ba? Kaya nga kailangan medyo moist, medyo basa, di ba? Gusto natin pag kanin nga, minsan nilalagyan natin sarsa, may sabaw, di ba? Yan. So, pag lunok natin yan, ang next step sa pagtunaw ng pagkain, pag nadurog na yung pagkain, tawag dyan chyme. C-H-Y-M-E. Pagbaba naman sa tiyan, maglalabas naman ng acid yung tiyan. Tutunawin ulit. Pangalawang pagtunaw dito. Pagdating din sa tiyan, papunta na sa small intestine, maglalabas naman ng pampatunaw ang liver, gallbladder, gumagawa ng bile, pangtunaw ng taba. Yan, yan trabaho ng gallbladder, taba. Kaya nga pag tinanggal yung gallbladder mo, hindi ka na makakatunaw ng taba. Laging bloated ang tiyan mo. Galing yan sa gallbladder, sa ilalim ng liver. Tapos galing din sa pancreas, meron din siyang mga enzymes pang tunaw din. Ngayon, durug-durug na yung pagkain, pupunta yun sa small intestine. Pag sa small intestine, meron ding mga konting enzyme at a-absorb na yung natunaw na pagkain, papasok na sa buong katawan. Yung matitira na dumi na hindi mahalaga na waste products, pupunta sa large intestine at nagiging dumi o tae. Yan, lalabas yan. Okay? So, yung ayaw ng katawan, magiging dumi, yung gusto ng katawan, i-absorb. So, yan po ang normal digestion. Okay? So, unahin muna natin, ang pag-inom ng tubig bago kumain. Okay? Pag bago kumain, maganda po yun, pampapayat talaga yun. Diba, turo ko sa inyo, 10 to 12 glasses of water, ang daming benepisyo ng tubig, diba? Iwas sa UTI, pampaganda ng balat, hindi dehydrated. Kahit sa hyperacidity, okay din ang tubig. Maraming tulong. Kidney stones, maiiwasan. Kidney failure, marami. May bagong pag-aaral pa, yung tamang pag-inom ng tubig, may tulong din sa heart failure. Mas hindi daw nagka-heart failure yung hindi dehydrated. So, ang tip ko sa mga gusto ito, fat loss, pampapayat. Ito yung payo ni Doc Lisa. Bago kumain, isa o dalawang basong tubig. Mga a few minutes, 30 minutes bago kumain. Para medyo busog ka na. Pag busog ka na, konti na lang makakain mo. Ito, may tip pa nga siya. Maliit na plato, konti.
lagyan mo ng high fiber. Ito, pag mas maliit ng plato, mas konti makakain. High fiber yung kinakain, mas busog. Mabilis mabusog, may tubig, so mas konti makakain mo, papayat ka. Pag uminom ka ng tubig bago kumain, double weight loss, oh. Kakapayat. Oh. Kapayat siya. Almost 2 glasses, 30 minutes before meals, 3 times a day, nakakapayat. Okay? In 3 weeks, 12 weeks, 3 months, papayat siya. Ngayon, ang issue ngayon ay habang kumakain. Ngayon, kung meron kayong ulcer, di ba? Katulad ko, misa may heartburn. Ang heartburn, very common to. Ang daming may heartburn. Halos lahat ng nakausap ko, siguro 40% may heartburn. Paghiga mo sa gabi, flat na flat ka, tapos yung acid ng kinain mo, aakyat yan. Okay? So, yung tinuna ng pagkain, may acid, misa no, maakyat dito. Masakit dito sa lalamunan. Kala mo may tonsils ka. Diba? Pagising mo, masakit. Boses mo, parang humihina yung boses mo. Pati vocal cords mo, pwede masira. So, pag may heartburn, ang ginagawa ko, pagising sa umaga, isa o dalawang basong tubig, may tulong yun. Buong araw, pag feeling ko ma-heartburn ako, dahil sobrang stress, pag stress kasi, nagpo-produce din ng acid, o busog na busog ka, nagpo-produce din yan. No? Parang umaapoy, oh. Kita mo, Lisa. Oh. Parang may sunog sa loob, pakita natin. Yan, oh. Umaapoy. Oh. So, pag yan nararamdaman mo, nakahiga o nakaupo, di ba, pwedeng lumagok ng mga tatlo o apat na lagok na tubig, mahugasan yung asido dito. Kasi acid yan, eh. Nakakatunaw nga ng, ano yan, eh, ng tornilyo, ng bakal, tong acid natin. So, inuhugasan mo yung lining para hindi masugat ito, hindi masugat itong esophagus. So, 3 to 4 gulps of water may tulong sa heartburn. Yan. Drinking a glass of warm water sa umaga, tulong din sa hyperacidity at heartburn. Ang problema kasi ngayon, ito. So, pag kumakain tayo, para sa akin, mas maganda may... Pwede syempre iinuman mo konti ng tubig. Mas maganda nga tubig. Hindi ko sinasabi alcohol. Alcohol kasi nakaka-dehydrate din. Okay? O masyadong maasim. Okay naman ang prutas na maasim. Palagay natin, pineapple juice, orange juice, kung gusto nyo. Pwede naman pa konti-konti. Pero kung walang laman ng tiyan, masyado acidic, masyado hilaw, maasim yung pinya, maasim yung whatever, yung talagang mainly pinya, minsan sobra asim, pwede sumakit ang tiyan mo eh. Kaya mas maganda, may laman konti ang tiyan. So, nire-recommend ko, okay uminom ng tubig habang kumakain. Ito lang po ang possible na side effect. Ngayon, palagyan natin kumakain na kayo. Okay, kumakain na kayo. Tapos, hindi ko naman sinasabi habang kumakain, uminom ka na tayo. Hindi ko kayo pinapainom ng 3 basong tubig habang kumakain. Sobra naman dami yon. Kung kumakain ka na, pupunuin mo pa ng tubig ang tiyan mo, mabobloat ka rin. Diba? Masosobra. Lalo na kung ang daming kinain mo. Dami mo ng kinain kanin, 2 plato na, pinuno mo pa ng 2 basong tubig. Pwede umakyat yung kinain mo kasi pinuno mo masyado eh. Ang purpose nga pag-inom ng tubig, para hindi nga mapuno ang tiyan. Ay kung masyadong matakaw, malakas lumamon, di ba? Ma-over ka rin. Yun lang ang pinaka-warning. Na kung busog na busog ka na, tapos itotodo mo pa yung tubig, baka masobrahan. Kaya sabi ko nga, konting pigil sa pagkain. Habang kumakain, pwede uminom 1 basong tubig. Pero afterwards, after eating, tapos ka na kumain, di ba? Nakapahinga ka na 1 oras, pwede mo na ibalik yung pag-inom ng tubig. Kasi yun ang healthy naman eh. Okay? So, si-simplify ko, ha. Bago kumain, pwede uminom ng tubig. After eating, 1 hour, pwede uminom ng maraming tubig. Habang kumakain, yung tamang-tama lang. Siguro, 1 glass of water, may sabaw, kasi may pakwan ka pa, may melon ka pa. Halos tubig din yun, eh. Di ba? Yan. Okay? Malinaw, ha? Ito. May, uulitin ko lang, para malinaw. May maling myth. Ibig sabihin ng myth, fake news. May nagsasabi, masama daw uminom ng tubig habang kumakain. Okay? Ang katotohanan, pwede uminom ng tubig para hindi ka nga mag-choke, para ka pumayat, hindi ka nga mag-overeat.
pag mas basa yung pagkain, mas mabilis matunaw. 'Di ba? Mas mabilis pumasok. Ayaw mo, lalo na sa bata, o inom mo na ng tubig, ang didikit na mga nakain natin, kutsinta, bibingka, sapin-sapin, lahat ng gusto natin. Ayan, 'di ba? Para mas gumalaw yung pagkain. Pag inom ng sipping water during and after a meal, nakakatulong sa digestion. Mas mabilis matunawan. Okay? So, walang masama doon. Ang sinasabi ko lang, huwag nyo lang sobrahan na lunurin yung sarili habang kumakain. Yun lang naman ang pinaka-effect doon eh. Pero otherwise, walang kaso. Walang kaso doon. Okay? So, ano pa ang benefits ng pag-inom ng tubig? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Ang daming benefits para sa tiyan, para sa kidneys, para sa balat, para sa puso, may tulong din. Ano best times uminom ng tubig? O, pakita natin. Pagising sa umaga, tulad na sabi ko, dehydrated tayo, di ba? Buong gabi, kita nyo, ang dilaw-dilaw na ihi natin. So, maganda uminom. At least isang basong tubig pagising sa umaga. May tulong po yan. 1 to 2 glass. Yan ang style ng mga Japanese. Bago kumain, di ba? Bago kumain, di ba? Mga 30 minutes before, pwedeng uminom ng tubig para hindi masyadong mabusog, di ba? Para at least medyo busog ka na, konti na lang kakainin mo. Bago mag-workout, bago mag-exercise, ha? Kailangan mo yan. Kasi nadidehydrate tayo, ang daming pawis na lalabas. Pagkatapos mag-exercise, pwede rin yan. Pag inom ng gamot, eh syempre kailangan may tubig. Hindi pwede walang tubig. Sasakit ng tiyan mo, kasama yan. Okay? Pag may lagnat, kailangan mo ng maraming tubig para bumaba ang lagnat. Kung pagod, actually yung headache, may migraine, may headache, may tulong ang pag-inom ng tubig. Nagka-cramps, pulikat, minsan dehydrated lang na yan. Diba? Marami akong kilala, bigla na lang nagki-kidney stones. Pag ultrasound ng kidney, may ganyan na kalaking bato. Bakit? Hindi umiinom ng tubig eh. Ako nga, bago matulog, umiinom pa ako ng tubig. Pagising, umiinom ako. Kaya, kadalasan, sa gabi, madaling araw, mga 2 beses ako tumatayo eh. Para lang umihi. Okay, sana malinaw na po to na kailangan natin ng tubig bago kumain, pagkatapos kumain. Pero habang kumakain, siguro yun, katamtamang dami lang. Lalo na para hindi masyado mapuno ang inyong tiyan. Sana nakatulong tong video. God bless po.